Hindi pa man nakakaupo sa pwesto bilang bagong presidente ng Amerika si Donald Trump, tila maraming bagay na itong ginagawa sa kanyang bansa at sa mga kaalyado nito na hindi nagugustuhan ng bansang China. Una na rito ang kanyang ipinangako bago pa man manalo sa katatapos lamang na 2024 US election, kung saan sinabi nito na uunahin muna niya ang kanyang bansa bago ang panlabas ng mga suliranin ng Amerika tungo sa pag-unlad at militarisasyon. Ang una ay nang ihayag nito na papatawan niya ng 100% taripa ang mga produktong manggagaling China, at umani ito nang magkahalong reaksyon ang deklarasyon ni US President-elect Donald Trump na pagpapataw ng mataas na buwis kontra sa mga Chino, lalong-lalo na ang mga produkto na may kinalaman sa teknolohiya, mga sasakyan, mga gadget at kung ano-ano pa. Gagawin niya aniya ito kapag naupo na siya sa pwesto. Sinabi ni Trump na layunin ng hakba na malutas ang pagdami ng mga illegal immigrant na Chinese sa kanyang bansa, at isa itong malaking banta sa kanilang seguridad. Samantala, 40% naman aniya na dagdag sa buwis ang ipapataw sa mga kalakal na manggagaling sa mga miyembro ng BRICS, tulad na lamang ng Russia, India, Mexico, Iran, Brazil, Egypt at ng United Arab Emirates, para mabantayan ang pagpasok ng mga droga lalo na ang fentanyl. Samantala, idiniin ni Chinese President Xi Jinping na hindi malulutas na dagdag sa taripa ang problema ng US sa mga illegal Chinese immigrant at sa iba pang mga lahi, tulad na lamang ng mga Indian, mga Pilipino at mga Africans. Tinawagan naman ni Russian President Vladimir Putin si Trump at sinabing handa naman sila na bumuo ng positibong relasyon sa uupong Pangulo ng US, at kailanman ay hindi maging kaaway ng Russia ang Amerika pagdating sa kalakalan. Pero magiging hadlang ito sa dalawang bansa ang mga sinabi ni Putin, dahil isa ang Amerika sa mga kalyado ng bansang Ukraine, kung saan kasalukuyan ito nakikipagdigma sa kanyang bansa. Isa pa sa mga tinututukan ngayon na magiging administrasyon ni Donald Trump ang problema sa China sa pangbubuli sa kanilang kalyado, tulad na lamang ng bansang Pilipinas. Dahil si Trump ay isang malaking negosyante ng mga langis, isa sa mga prioridad nito ang South China Sea, kung saan dumadaloy ang may isang trilyong dolyar na kalakalan papasok at palabas ng rehiyon ng Asya. Sinabi ng state media ng China na pasekretong bumubuo ng pwersang Amerika sa loob ng Pilipinas, at nauna na rito ang pagpapagawa ng mga base militar sa pamamagitan ng idka ng dalawang bansa. Kinumpirma na mismo ng mga Chinese expert ang nauna ng tulong ng US sa Pilipinas sa paglalagay nito ng isa sa pinaka-sophisticated na armas pandigma, ang Typhoon Missile System. Ayon sa China, kaya nitong bumbahin ang mainland China, at isa itong malaking banta sa kanilang seguridad. Dagdag pa rito ang pagpapadala ng US ng 10 F-35 fighter jets sa bansa na hindi naman ikinatuwa ng kanilang defense minister. Noong December 2 pa raw ito dumating sa Pilipinas, ayon sa kanilang Intelligence Bureau of the Joint Staff Department, na dapat raw ilabas ito ng Pilipinas at ng Amerika kung seryoso ang mga ito sa pandaigdigang kapayapaan. Malamang na isa raw ito sa winamano na regalo ng panggobyernong Trump sa kalyado nitong bansa na Pilipinas, na isa sa mga mortal na kaaway ng bansang China. Pero pinabulaanan ito ng sandataan lakas ng Pilipinas, at wala raw karapatan ng China na mangimasok sa kung ano man ang gusto nitong palawakin at palakasin ang militar ng bansa, dahil na rin sa banta ng China sa West Philippine Sea.